Hi guys! Welcome to my channel. Today, gusto kong i-share sa inyo yung BB cream ng crayons. Alam ko madami na kayo napanood na review ng crayons BB cream, pero i-share ko pa din yung review ko patungkol sa mga BB creams na ito. So anyway guys, kung nga palang maingay yung sound, kasi naka-electric fan ako, alam niyo naman, summer today, mahirap hindi mag-electric fan or mahirap hindi mag-aircon. Alam niyo naman, sobrang init. So ngayon kung naiingayan kayo guys, pagpasensya niyo na yung electric fan ko. Hindi ko kasi kaya, sobrang init kasi dito sa kwarto ko. So anyway guys, proceed na tayo sa review ng BB creams na ito. Okay, saan nga ba nabibili itong mga crayons BB cream? Mabibili lang to guys sa HBC. Okay, hindi mabibili to sa Watson, sa department store, or kung saan man na drugstore ka pwedeng bumili. Sa HBC lang to mabibili. And 89 pesos lang itong mga BB cream na to. Yes, ito na yata yung pinakamurang BB cream na masusubukan ko for this channel. Okay, tingnan naman natin yung kanyang packaging. Yung packaging guys, alam nyo naman, simple lang pero maganda siya. Parang pink na lavender yung kanyang kulay. Tapos ganyan yung kanyang design. Anyway guys, meron pala itong dalawang shade. Yes, dalawang shade lang, no? Napaka-konti nung shade range niya kasi yung isa medyo dark, yung isa medyo light. Kaya kailangan nyo ipag-mix yung dalawa para makuha ninyo yung shade ninyo. So bago nyo bilhin yung isang product guys, tignan nyo muna yung ingredients, especially kung may mga allergic reaction kayo or rashes kayo na alam nyo na yun yung mga bawal sa inyo na ingredient. So guys, kiniklaim niya dito that this crayons beauty balm with sun protection conceals imperfections, smoothens and even skin tone that gives you a fresh, bright and radiant skin. So sabi dito meron daw siyang fragrance, kaya titingnan natin later on kung mabagsik ba yung amoy niya kapag inapply na natin sa mukha. Caution, avoid too much sun exposure even while using a product with sun protection. Store in cool, dry place. Keep out of reach of children for external use only. And ito nga pala ay 25 ml, tapos ayan guys, manufactured by HBC. Sa HBC nyo lang ito mabibili. And 2 years pala yung kanya expiration date. So medyo matagal, although konti lang naman to, 25 ml, madali lang siya maubos. Pero sulit na yung 89 pesos mo para sa BB cream na ito. So guys, nung binili ko tong mga product na ito, nakalagay lang siya sa simpleng paper bag na kulay brown. So dun lang sila nakalagay, which is good kasi mag-plastic pa sila, tapos itatapon mo lang yun, makakasira lang yun sa kalikasan. So anyway guys, meron siyang sealed, which is good, no? Kasi alam na alam mong hindi siya na-open ng ibang tao, ng ibang customer, ganyan. So nakasealed yung dalawa. Binili ko pala yung dalawa nilang shade, which is The Fair Lady and the Natural Beauty. So yung isa kasi guys dark, yung isa naman light, kaya binili ko na yung dalawa para makita natin and malaman natin kapag pinag-combine natin kung alin yung shade natin. So ngayon ito, try natin sila. I-swatch natin sila sa mukha ko guys para makita ninyo yung kulay ng mga BB cream na ito. Kapag inopen mo guys, ayan, naka-sealed pa sa loob, which is good kasi naka-protect siya of course. So madali lang naman siyang buksan, kala ko medyo mahirap siyang buksan. Tapos ayan guys, yung itsura niya, madami nagre-reklamo na medyo malaki daw yung butas ng BB cream na ito, kaya madaling mi-squeeze tapos madaming nasasaya. Hindi ko alam guys kung ito bang nabili ko, in-upgrade na nila yung butas niya sa gitna. So ngayon guys, itatry muna natin yung Fair Lady. Si-swatch ko siya para makita ninyo yung shade niya. So ito yung Natural Beauty. Ayan, kung mapapansin nyo guys, medyo dark siya sa skin ko. Tapos ngayon naman, isuswatch naman natin yung Fair Lady niya. Ayan siya guys. Madami nagsasabi na sobrang ganda ng BB cream na to. Syempre, sobrang mura pa, so kailangan natin siyang matry. So ito naman yung Fair Lady nila. Ayan, kung mapapansin niyo, ito medyo dark. Ito naman super light niya. So titignan natin kapag pinag-combine natin siya, kung makukuha ba natin yung ating shade. Okay guys, ayan yung itsura niya. Hindi ko alam kung nabibigyan siya ng justice ng aking camera. Pero ayan yung itsura niya. Napadami yung aking swatch. So, itong Fair Lady, itong Natural Beauty guys is dark. Ito naman, Fair Lady nila is super light. Pero kapag pinag-combine mo siya, makukuha mo na yung shade na gusto mo or akma para sa'yo. Halimbawa, hindi mo makuha, damihan mo ng Natural Beauty, tapos konti ng Fair Lady, ganyan. Basta ikaw nang bala mag-adjust sa kulay niya. So anyway guys, itatry na natin siya sa aking mukha para makita ninyo yung coverage niya. Madami kasi nagsasabi na sobrang ganda ng coverage ng BB cream na ito. Okay guys, itatry na natin siya dito muna sa right side ng aking face. Tapos, sponge yung gagamitin natin. Yung gagamitin yung sponge ay
yung kay Uncle Lutz. Ayan siya. Yung iba guys, sinasabi nila na maganda daw kapag sponge. Madami din naman na nagsasabi na maganda kapag brush yung ginamit. Pero usually ako guys, kapag nagbe-BB cream ako, kapag BB cream yung gamit ko, kamay lang yung ginagamit ko kapag BB cream. Pero try natin kung maganda ba siya. Wait lang. Sana guys, dinagdagan nila yung shade range nila para madaming makaka-avail. Para kahit halimbawa, 89 pesos siya, diba? Kahit isa na lang yung bilhin mo, hindi na yung dalawa para lang makuha yung shade mo. Halimbawa ako, dahil nga light yung isa, dark yung isa, kailangan ko bumili ng dalawa. So parang talagang naano din, nabogus ka din, kumbaga, kasi dalawa pa din talaga yung mabibili mo. So, wow! Wow, ang ganda! Okay din siyang gamitan ng brush, guys, kasi maganda siya, as you can see, diba? Parang super kinis ng face na ito. Kapag may butas-butas ka sa mukha, like ako meron akong slight na pauka dito sa face ko, hindi niya matatakpan. Pero halimbawa na lamang yung redness ko dito, yung redness ko dito guys, inborn na yon. Pagkapanak ko pa lang, may red na dyan. Tapos yung mga ugat ko dito, kung mapapansin niyo, ang dami kong ugat. Ayan guys, oh. Ayan. Hindi yung natatakpan ng simpleng BB cream lang. Halimbawa, medium coverage lang niya. Yung BB cream na ipapasubok mo sa akin, hindi siya matatakpan. Pero to guys, nakita nyo? Ito, sobrang dami. Kitang-kita. Kung gano'ng kadami yung ugat ko dito, ganun din kadami yung ugat dito guys. So, kung mapapansin niyo, natakpan na niya yung mga ugat ko, pero may mga masisilip ka pa rin pag tutukan na ganyan guys. May masisilip po, ayan o, oh, may masisilip ka pating konti. Pero, itong BB cream na to guys, sobrang amazing. Sobrang ganda. Yeah! Sobrang mura tapos sobrang ganda. So anyway guys, tignan nyo, nasira. Yung mga ganito, yung malalaking brushes ng Unclutz brushes, nasira lahat ng handle. Hindi ko alam kung bakit. So guys, dapat kakamayin ko to, kamay yung gagamitin ko pag-apply. Pero nakita ko naman na maganda naman siyang i-apply using brush. So magbabrush na lang din ako dito sa kabila. So i-apply ko muna siya and babalikan ko kayo. Tapos na ako sa pag-apply. Kung makikita ninyo, sobrang kinis na ng face ko. Ayan o. Tapos hindi siya malagkit, medyo matte siya ng konti. Kung halimbawa hindi ka mahilig mag-powder pero mahilig ka mag-foundation, BB cream, ganyan, pwede na siya. Tapos patungan na lang siya, mag-makeup ka na lang, ayusin mo na yung kilay mo, yung eyes mo, yung lips mo, okay na siya. At saka nga pala guys, kapag nag-apply kayo nito, huwag nyong kakapalan yung application kasi ang mangyayari, kapag sobrang kapal niya, tapos hindi nyo na-blend ng maayos, pwede siyang mag-crease, pwede din siyang mag-cake. Halimbawa ako, napakapalan ko yung pag-apply ko, tapos blend ko na lang siya ng maayos kasi kapag binatungan mo siya ng powder, pwede siyang mag-cake at mag-crease. Halimbawa yan, oh. Ang ginawa ko, blend ko siya ng maayos, guys. Kasi kapag hindi siya na-blend ng maayos, ay magiging disaster yung flawless mong mukha. So guys, babalikan ko kayo. Tatapusin ko lang yung makeup ko. Okay guys, tapos na yung aking look. So ngayon, continue na natin yung pagre-review natin sa product na ito. Actually guys, binasa ko ulit. Yung nabasa ko pala is sun protection, which is good. Actually, kaya gusto ko yung BB cream kasi madami siyang claims, madami siyang benefits, ganyan. Halimbawa ito, meron daw siyang sun protection, pero hindi niya ina-advise na magbabad ka sa araw. So guys, punta naman tayo sa coverage ng BB cream na ito. Sobrang ganda. Actually, kapag kasi sinabing BB cream, ang pagkakalam ko, walang full coverage na BB cream. Ito pa lang yung BB cream na nakita ko na full coverage siya. Tapos kapag in-apply mo ito, madali siyang mag-set, kaya kailangan mabilis ka ding mag-blend. So anyway guys, hindi pala ito first impression kasi nung walang available na stock na ganito, ang ginawa ko, yung mga tester nila, dahil ini-squeeze naman siya, diba? Hindi naman siya totally direct na pinapahid sa mukha. Ang ginawa ko, yung trinay ko yung tester nila, tapos the whole day okay naman siya. Hindi siya nag-cake, actually hindi na ako nag-powder that time. Pagka-apply ko, fingertips lang ang ginamit ko guys. Okay din siya kapag fingertips, hindi naman siya malekat kahit brush ang gamitin mo. Mabiblend mo naman siya ng maayos, lalo na kapag fingertips. Actually pag BB cream, I suggest mag fingertips na lang kayo, pero this time alam nyo naman, malikat sa kamay tapos mainit, so ang ginawa ko, nagbrush na lang din ako, pero maganda din naman siya kahit brush lang yung gamit niya.
That day na ginamit ko yung tester nila, guys, the whole day na nire-review ko tong product na ito, hindi naman siya nag-crease, tapos hindi din siya nag-cake. Siguro kasi, sakto lang yung pagkaka-apply ko ng BB cream that time. Pero kapag, okay, warning, kapag madami yung BB cream na in-apply nyo sa face nyo, of course, dahil nga madami, may tendency na mag-cake at mag-crease yung foundation. Yung BB cream, I mean, lalo na sa mga lines-lines nyo dyan, dito, lap lines, tapos dito sa crease, dito sa eyelid ninyo, ayan, pwede siyang mag-crease kapag sobrang dami, tapos hindi na-blend na maayos itong BB cream na ito. Ang bongga ng BB cream na ito, guys, kasi bukod sa medyo matte na siya, medyo dewy din pa siya. Alam niyo yung matte na dewy na finish ng BB cream, sobrang ganda, best. So anyway, guys, add ko lang na maganda ito dahil budget friendly, bukod sa 89 pesos lang siya. Swak na swak sa budget, lalo sa mga vegetarian dyan na makeup lover, alam nyo yon. Tapos students friendly din siya, travel friendly pa siya, best. Alam nyo yun, mahilig kang mag-makeup pero mahilig ka din mag-travel. So, ito yung BB cream na para sa'yo. Hindi din siya heavy sa peeling pagka-apply mo. So, maganda siya sa mukha. Sabi din sa ibang review, pwede din daw siya sa bata kasi yung makeup na ginamit or yung ingredients na ginamit, hindi siya masyadong harsh, lalo na sa skin ng mga bata. Ganyan, yung mga teenager, ganyan. Kaya pwede siya sa estudyante. Sabi nila, ha, pwede sa estudyante. So, hindi naman ako estudyante. Alam niyo naman, nasa right age naman na ako to use makeups like this. At saka sabi nila, para benpre naman daw ito. Hindi ko sure kung para benpre nga itong product na ito. So, guys, final thoughts. Sobrang ganda ng BB cream na ito. Highly recommended. Talagang may sasuggest ko siya. Especially sa mga, alam niyo yun, mga beginner pa lang na katulad ko, sobrang ganda ng product na ito, guys. Pero hindi ko nila lahat kasi hindi lahat gusto tong product na ito. May mga kilala ko na hindi nila nagustuhan, hindi nag-work sa skin nila tong product na ito. Pero ako, guys, I like it kasi nakikita nyo naman, diba? Ang ganda ng finish niya. Tapos mukha siyang dewy, although nag-highlighter ako, pero ang ganda ng pagkakaano niya. Tapos matte pa siya, hindi siya malekat kahit hindi ka na mag-powder. Super nice ng product nito, guys. Impressive. Talagang alam niyo, yung sulit yung 89 pesos ninyo, guys. Sobrang sulit niya. Thumbs up ako, guys. Thumbs up ako sa product na ito kasi ang ganda niya. Talaga, promise. Hindi pa ako nakatry na ganito. Yung mura na BB cream, tapos maganda pa yung coverage. Maganda yung look. Tapos, nakita niyo naman, di ba? Pero guys, kapag tumagal na siya, dahil nga mainit, lalo na dito sa Pilipinas, kapag sobrang tagal na niya na nakagay sa face, tapos kakapunas, kaka-retouch, nagiging medium coverage na lang siya. From full coverage, tapos kapag sobrang tagal na niya sa mukha mo, nagiging medium coverage na lang siya. So anyway, guys, ang dami ko nang sat-sat. So sana may natutunan kayo sa review na ito and sana nagustuhan nyo kahit papano itong pagkaka-review ko ng product na ito. Kahit late na ako, pero alam ko madami pa ting naghahanap ng review ng product na ito. So anyway, guys, that's it for this video. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo itong review na ito, syempre, thumbs up. Comment down below para sa katanungan kung ano man yung gusto nyo itanong patungkol sa product na ito. And wag na wag nyo kakalimutang mag-subscribe!